Hello mga ka-GBR, alam nyo magsasaing na sana ako noon pero nung biglang dumating yung aking order na maliit na rice cooker galing sa TikTok, subukan ko muna ito. Baka nga hindi makapagluto ito na isahan ako. Plastic lang siya guys. Oo, maliit lang. Pero matibay din. Oh, plastic lang siya. Kaya, imbis magsaing na ako noon sa traditional kong kaldero na nilulutuan, tuwing magsasaing ako, ililipat ko na lang dito sa rice cooker. Susubukan ko talaga kung makapagluto ba ito. At hindi lang pwede kanin ang lutuin mo dito. Pwede ka rin makapagluto ng ulam, makapagprito daw. Kaya sinisalin ko na lang yung aking sasaingin mula sa kaldero. Isasalin ko dito sa rice cooker na nabili ko dahil dumating na ito kagad. Ang bilis nila maghatid guys pagka-order na. Nung naisalin ko na guys, inuun ko na kagad ang rice cooker. No, nako. Nagulat ako nung nakita ko ang resulta. Ang bilis makapagluto at saka ang sarap ng pagkaluto ng aking kanin na sinasayang sa rice cooker na ito. Kaya di ka talaga magsisisig pag itong mabili mo. Nung kukuha na ako ng kanin, nagulat ako. Mayroon naman siyang kaunting tutong pero hindi siya dumidikit doon sa mismong kaldero. Oo, oh, totoo. Yan na oh, tingnan nyo, yung sinaing ko, may tutong yung kaunti, pero tingnan nyo kung dumikit ba yung tutong doon sa kaldero niya. Hindi! Kaya nagustuhan ko talaga ang rice cooker na to. Ayan oo, oh, kinuha ko talaga ang kanin para magluto na din ako ng ulam dito. Eh alam mo naman eh, kung bibili ka pa ng maliit na gasol, doble gastos na, samantalang ito, pwede na mo namang lutuan ng ulam, pwede ka rin magprito dito. Oo, oh, totoo yan guys. Kaya nung nalinis na, hindi ko na hinugasan dahil nakuha ko lahat ang kanin na wala man dumikit. Sinalang ko na kaagad ang bulalo, yung pata ng baka na ang galing niya, nakapagluto talaga din siya ng bulalo. Kaya kung gusto niyong bumili, mayroon yan sa yellow basket ha. O naluto na kaagad ang ulam na niluto ko dito. Tsaka sa comment section, pwede din rin niyong mabili yan.